Hi, kumusta? Welcome back. At ngayon, magdi-discuss tayo ng fundamental and technical analysis ng SLP. Kasi kung makikita natin, bumabagsak siya ng bumabagsak. Kung interested naman kayo makita yung bigger picture kung ba't nagmumove yung SLP, may discussion din ako ng Bitcoin, Ethereum, and AXS. Hindi ko na lang i-include dito. Pwede nyo makita yung link noon sa description below or nandito sa taas. Okay, let's start. So, unahin natin ay yung plot, yung technical analysis. And papakita rin mo yung mga realistic yan nga, supports and resistance natin. So, gumamit tayo ng Fibonacci dito. Again, 15 yung pinakamataas natin. And last time, pumalo tayo ng 2, pero nag-close tayo ng 4, which is yung current price ngayon. So, ang tingin ko kasing pwede mangyari, ito yung mga prices na pwede maglaro yung SLP in the meantime, hanggat hindi pa nag-release yung bagong feature, yung Axie Infinity or yung Sky Mavis. So, sa ngayon, pag kunyari, nag-compute tayo, let's say, yan, gumawa ko ng Excel. Kung interested din kayo dito sa file na to, ilalagay ko yung link nito sa description below. Sabihin natin, nag 2 pesos siya. Kasi nga, pag tinitingnan natin, pwede siyang pumalo dito. So, sabihin natin na chapsu yung nabili mo, tapos talagang ang kaya mo lang makuha ay 75 SLP per day. Tapos do siya, so may 150 ka, in 1 month may 4,000 ka. And then, naglalaro ka lang na ng 1 to 2 hours. So, not bad, di ba? So, break mo, or pag-uwi mo, nasa biyahe ka, traffic, pwede mong laruin. So, may 4,000 ka a month na extra. Dun sa mga may extra, pero yun sa mga ito lang yung hanap buhay, better na maghanap tayo ng ibang work kasi nga sa ngayon medyo mahirap pa siya, hindi siya sustainable. Sabihin natin na nag-4 siya, kagaya na sinabi ko kanina, pwede siya pumawal doon ng 4, which is yung price ngayon. So meron ka pa rin 8,000, not bad, di ba? Parang, di ba, 2 hours lang halos yun, pwede ka pa talaga magkaroon ng extra work. And sabihin natin mag-6, kasi sa ngayon, ito yung best case ko sa ngayon, kasi malakas tong resistance na to, ano, ang kapal niyan. Ang kapal masyado ng resistance din. So, may 12,000 ka per month. Di ba? Parang halos minimum wage na natin dito sa Philippines pag nag-sick siya. And then, sabihin natin na bumagsak siya ng piso. Ayan, ang sakit na talaga nito. So, may 2,000 ka pa rin per month. And may extra ka. So, for me, it's still good. Kung na-enjoy mo yung Axie Infinity na game, tapos may extra ka pang 2,000, di ba? Not bad naman talaga. And kung scholar ka, wala ka naman nilabas na pera, tapos sabihin natin kalahatin, so may 1,000 ka per month, may extra kang pwede kang bumili ng sapatos or kumain kung saan. So, yun yung nakikita kong pwedeng mangyari in a short term. Pero kapag kunyari, nag-release sila, yan, 10, 12, 15, yan, para makita lang natin, para medyo excite natin. So, may 20,000 ka, tapos, ayan, may 20 ka, tapos yung 15, chapsoy na yan, naka 30K ka pa kung mag-15. Pero, worth it ba yan? Let's say, nag-15 ka agad. Sustainable ba yan? Mamaya naman, isang buwan lang, 30K ka na kaagad. So, anong pipiliin natin? Yung mga halos 6,000 na average per month na mag-last ng isang taon? Or parang 1 month lang na pag 15, 30K? So, for me, mas gusto ko yung sustainable eh. So, pwede siya mag-last ng, let's say, 5 years, tapos may ganun kang extra, di ba? Pero okay na ako dun. And ito, tingnan natin yung announcement ng co-founder nila, si Alexander. Ayan, so they care about SLP. Hindi ko na lang basahin lahat. Pwede nyo ilalagay ko rin yung link nito sa description below para ma-check nyo. Pero ang pinakagusto kong pinoint niya dito, ayan. So, kung magkakaroon ulit tayo ng growth spike nun, baka hindi maging sustainable. Tapos, ayan nga, it will rise. But would it be sustainable? So, pwede nilang babaan yung SLP sa breeding ng Axie. So, tataas ulit yung demand ng SLP. Pero, tingin ko hindi siya sustainable. Baka isang buwan lang mawala na yung Axie. So, hindi nila pwede basta gawin yun. Kaya, ang gusto kong pinost niya dito sa dulo, ito, binalik niya tayo dun sa white paper nila. And kapag tinignan natin yung white paper, ito yung mga long-term ano nila. So, additional Axie utility. Ito yung gusto ko dito, yung land and mini games. So, kung naglalaro ka ng Roblox, pwede mong gamitin yung Axie mo in different kind of game, hindi lang yung battle ngayon. And I think pwede ka rin mag-earn doon ng ibang token or pwedeng SLP rin or I'm not really sure kung ano pwede mangyari. So, ano may mga mini game, ibang games pa maliban doon sa battle na ginagawa natin, maliban pa doon sa adventure. Tapos meron din silang ito, yung mag-release ng Axie, hindi na natin basahin to. O, basahin nyo na lang. Parang pinaka-point lang nitong part na to is yung mag-release tayo ng Axie para i-upgrade mo yung isang Axie mo. So, kung may favorite kang isang Axie, for example, ako gustong-gusto ko yung discard bag ko, pwede kong i-release yung ibang Axies ko, tapos pwede ko pataasin yung level ng Axie kong to. And magkakaroon din tayo dito ng ito, para sa mga may guild na nagpapasahan ng Axie, so merong non-transferable Axie tayo. Meaning, ito yung, ano, kasi may nababalitaan ako na, kunyari, part ka ng isang guild,
pwede kayong maghiraman ng aksi para lahat kayo kasama sa top board. So, well, medyo pwedeng advantage, pero parang handuga, di ba? Pero, well, yun yung advantage talaga ng may guild. And yun, yun yung parang long-term plan. Pwedeng basahin yung lahat na yun, pero yun lang yung gusto kong i-highlight. And currently, kapag titingnan natin again yung burning and minting ng SLP, masyadong imbalance. Halos 40 million na nabiburn natin, kumbaga yung nagbibreed lang. And then, nasa 117 million, halos times 4 nga ang namimint. Ibig sabihin, napuproduce na SLP. So, for me, again, balikan lang natin yung plot na to. 2 to 6, okay ako dun kung mag 1 month siya, so may 2,000 ka pa rin per month. Sa akin, mas sustainable to. Kesa mag 15 tayo, tapos mag spike, tapos mawala na yung aksi. So, baka 1 month lang yun, di na magtagal. So, kung gusto niyo ng mga gantong content and tingin nyo nakapag-add ako ng value sa inyo, nakatulong ako sa inyo, you can like and subscribe. Thank you for tuning in and see you in my next video. Bye!